Hi guys! Welcome back dito sa isa na namang episode ng Technical Discussion na kung saan sinasagot ko ang mga katanungan nyo. No? Tanungan. So, dito sa video na to, sasagutin ko ang mga katanungan nyo doon sa comment section ng previous episode na itong series na to. So, kung gusto nyo mapasama sa next month's episode, comment lang kayo sa comment section down below. Let me know kung ano yung mga katanungan nyo para sa akin. Or kung wala naman kayong katanungan, let me know lang kung ano yung mga gusto nyo sabihin. No? Hindi lang naman to para sa mga katanungan. Pwede kayo mag-comment ng kahit ano. Kung gusto nyo magbigay ng appreciation message, well, mas maganda. So guys, disclaimer, no? Katulad nung paulit-ulit ko sinasabi dito sa series na to, make sure pagka magtatanong kayo sa akin, ako na yung huling taong pinagtanungan nyo. Ibig sabihin, pinagtanungan nyo na lahat ng mga kaibigan nyo may alam dito. And also, nagtanong na rin kayo kay Google. No, kasi yung mga sinasabi ko sa inyo dito, yung mga sagot ko sa inyo sa mga katanungan nyo is kung hindi dahil sa experience ko is ito yung mga napag-aralan ko. Hindi napag-aralan sa school. Come on, hindi ko napag-aralan sa school. Baka pagdiyak ko. Napag-aralan ko to sa aking pagsi-self-study, no, pagsi-search sa Google or sa kagustuhan ko kasi masaya tong ganitong klase ng bagay. So make sure lang, no, please make sure lang guys, no, na ako ni huling taong pinagtanungan nyo. With all that being said, humahaba na yung intro. Intro pa lang, 2 minutes na agad. Galing kay Ivan Arceo. Sabi niya, Idol, ang tanong ko po ay kung anong marirecommend nyo na GPU sa Ryzen 5 2600. Ivan, nag-comment siya. Well, actually, sinagot ko na yung tanong niya dito sa, ano na, sa comment niya, no? Ang sabi ko, GTX 1070 and up or AMD RX Vega 56 or 64. Or pwede din GTX 1660 Ti. Madami pa option, Idol. Search ka po sa Google. Tapos sabi niya, last po sa i5 4th gen, Idol. Okay, so here's the thing. Kahit marami akong alam sa pagbibuild ng computer, kahit marami akong alam sa mga products, sa mga specifications, technical specs ng mga components, hindi ko kabisado yan. Kasi alam nyo bakit hindi ko kinakabisado? Bakit ko kakabisaduhin yan? Kung pwede naman ako mag-search sa Google, yes. Kung pwede ko siyang kabisaduhin, anytime pwede ko makabisado yan. Pero hindi ko ginagawa kasi nagsisearch ako sa Google eh. No? So yun yung ano ko, yun yung kumbaga philosophy ko. Hindi ko sinasabing gayahin niyo yung paniniwala ko, no. Ang sinasabi ko dito is ganito ako mag-isip. Pag may mga bagay akong kailangan like sagutin, no. Halimbawa, may nagtanong sa akin katulad nito, no, nagtanong sa akin, is i-research ko siya, i-search ko siya kahit pa alam ko na yung sagot, syempre to make sure, or pagka hindi ko alam yung sagot, i-research ko siya para malaman ko. So sa kaso mo, i5 4th generation. Napakaraming 4th generation ng i5. So ano doon? Okay? Parang Ryzen, 'di ba? Ryzen 5. Meron kasing Zen, merong Zen, Zen Plus and second generation, no, ng Ryzen. Yung Zen is yung mga Ryzen 1600, 1800, tapos yung Zen Plus is yung 2600, 2400. Yung Zen 2 is ito yung mga 3600. Ayan, yun yung mga 'yon. Depende 'yan. So ang masasabi ko sa iyo is mag-search ka po sa Google. Hindi ako nagagalit kasi paulit-ulit yung tanong mo. Well, thank you kasi nagko-comment ka sa mga comments sa comment section ng mga videos ko, kahit doon sa mga post ko, no, sa community tab ng YouTube, no. Maraming salamat. Hindi ako nagrereklamo. Ang sinasabi ko lang guys is kung gusto niyo masagot agad yung katanungan niyo, mag-search kayo sa Google. Kasi the mere fact na nakakapag-comment kayo dito, ibig sabihin nakakapag-surf kayo or nakakapag-search kayo or meron kayo internet connection. So, bakit nyo sasayangin yung oras nyo na mag-comment sa akin kung gusto nyo makakuha agad ng sagot, no? Pwede naman kayo mag-Google. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung hindi nyo naman trip makakuha agad ng sagot, like gusto nyo lang mabasa ko yung comment nyo, okay lang naman sa akin yung maraming salamat sa pag-comment, no? So, Ivan, sana nasagot ko yung katanungan mo and sana nakatulong ako. Mag-search ka sa Google. Kasi nasagot ko naman yung tanong mo doon sa Ryzen 5 na 2600, no? Next comment, sabi ni Minas Sid. Minas SYD. Bakit laging nagla-login sa temporary user every time na mag-login ako sa PC ko, Windows 10? I tried reg-edit, kaso ganun pa rin. Nireformat ko na din tapos after a month, ganun pa din ang nangyayari. How to prevent it from coming back? Thanks in advance. Okay, Minas Sid. Ito, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi lahat ng bagay is alam ko. Yung mga ganitong klase ng tanong, hindi ko pa ito na-experience. So, anong gagawin ko? Siyempre, i-research ko para matutunan ko. Magre-research lang ako ng ganito pagka nangyari siya sa akin. So, hindi pa kasi siya nangyari sa akin. So, hindi ko pa na-experience. Okay, so, yung mga sinasabi ko kasi sa inyong kasagutan dito, yung mga topic na ginagawa kong video, it's either na-experience ko na or napag-aralan ko, na-research ko. No, dala ng experience ko or dala ng pagre-research ko na pag-aralan ko, ganun. So eto, hindi ko pa na-experience kaya hindi ko masasagot, no? Hindi ko masasagot. So pasensya na, Minas. Pero ang mai-recommend ko sa iyo is
try mong mag-search sa Google kasi for sure merong kasagutan dyan. Maraming salamat pa rin sa pagko-comment. Sabi ni Maki XYY, sir, ilang babae? Ilang babae po ang kaya niyong pagsabay-sabay? Wala. Sabi ni JC JTech Gaming. Ah, ito yung kung maalala niyo yung last month na video mo, no, na yung may nagmura. Well, shot chain eh. No, sabi niya, pasensya na kung namura kita. Okay lang, walang problema doon. Mahirap kasi umintindi kung puro paliwanag lang. Lalo na kung tungkol sa computer or technology pag-uusapan. I apologize to you. Well, unang-una, huwag ka mag-sorry. Kasi wala ka namang kasalanan sa akin. And pangalawa, okay lang yun. Hindi ko naman siya, hindi ako ganun ka-sensitive na tao para umiyak. Umiyak dahil dyan. And also, yeah, totoo yung sinabi mo. Actually, totoo yun na mahirap intindihin ang isang bagay kung puro salita lang, walang actual, no? Parang pagluluto. Mahirap pag-aralan kung paano magluto ng sinigang kung puro basa lang, no? Kung hindi mo ina-actual. Kung puro ka lang basa, puro ka lang aral, puro explanation, walang actual na nangyayari. Mahirap lutuin ng sinigang, no? Mahirap yon. Pero kung ginagawa mo, well, syempre, of course, matutunan mo talaga. Parang dito, di ba? Tech channel, nag-explain ako paano yung ganito, ganyan, pero wala akong may pakita. Kasi katulad nga ng sinabi ko last month na video, sabi ko, gustuhin ko man na gawin yung mga ganun, gustuhin ko mang magbigay sa inyo ng demo or ng product. Well, hindi ko magawa kasi wala naman akong sponsors and also wala man akong pambili. And also wala ako ng product na yon. Pero ginagawa ko naman yung best ko para ma-explain ko sa inyo ng mas maayos. Pero kung ganyan yung feedback, ibig sabihin lang nun is hindi ko na-explain ng maayos. Pero salamat pa rin sa feedback. Pero darating tayo dyan sa future na papaulanan ko kayo ng explanation na mayroong product na naipapakita sa inyo kung yun ang gusto nyo. Maraming salamat, JCJ. Ano ba pangalan mo? JC o CJ? Sabi ni Angelo Fuentes, kaklase kuya, meron na po ba kayong joke? Kala ko nagjo-joke. Angelo, nagka-ECQ lang, nagko-comment ka na sa videos ko. Sa video ko. Dati hindi ka naman nagko-comment, hindi ka nga nanonood ng video ko dati, pambira ako. Wala na, next na. Sabi naman ni Rafael Acosta Puzo, sir, ano po bang sanhi if ever na lumalabas yung blue screen? If ever na lumabas yung blue screen? Tsaka ano po bang mga posible, ano pong, yung mapagbasa. Tsaka ano pong mga possible para maiwasan po ito? Salamat po. Ang blue screen, no, yung BSOD or blue screen of death is... Ang karaniwang sanhi niyan is dalawa. Una is yung merong palya, no? May fault or pumapalya yung hardware ng computer mo. Or yung pangalawa naman is merong error, no, sa operating system. Ano yung mga error sa operating system? May mga corrupted files, may malwares or virus. And dahil doon nabura or na-delete yung mga files, no? Sa hardware naman is nandiyan yung baka may sira yung hard drive, yung storage. Or baka nag-overheat yung processor or yung CPU. Yan, yung overheating ng processor, madalas yan sa blue screen. Kasi yung mga modern, no, na processor ngayon, pagka nag-overheat and hindi kinakaya ng CPU cooler na i-cool down yung processor nyo, kusa siyang mamamatay. Merong ganyang feature yung mga modern na processor ngayon. So, hindi nyo na masyadong pinoproblema or hindi na masyadong nagiging problema yung overheating kasi once na na-reach ng processor yung certain amount ng temperature is bigla kusa na lang itong mamamatay, mag-shutdown, no? Pag hindi kayang i-cool down or pag hindi kaya ng CPU cooler nyo. So, yun yung posibleng mangyari. So, ang solution mo dyan is, kung about sa hardware, no, i-check mo yung storage mo, yung hard drive mo, kung maingay na ba, maingay. So, sobra na yung vibration, sobra na yung ingay. And kung nag-overheat ba yung storage mo, yung HDD mo or yung SSD mo, check mo naman yung CPU temperature mo kung constant ba or yung kung lagi bang tumataas yung temperature mo kahit wala kang ginagawa, lagi bang umaabot ng 70 or 80 degrees Celsius, i-check mo yan, i-monitor mo. Tapos kung about naman sa operating system, well, reformat mo. Okay? So, pero make sure lang pagka i-reformat mo is all safe, wala nang important files na nakalagay doon sa storage. Okay? Maraming salamat, Rafael Acosta Puzon. So, next, ang sabi naman ni Aries. Teacher ka po ba at marunong ka din po ba sa phone at laptop tech? Aries, isa po akong estudyante. Okay, estudyante pa lang po ako and also... Marunong naman ako pagdating sa phone and laptop.
well, hindi ako masyadong marunong pagdating sa phone. Siguro yung knowledge ko sa phone is kung ano lang yung knowledge ng isang normal no na tao pagdating sa phone. Okay? So, yung mga basic lang like factory reset and kung paano gumamit. No, hindi pa ako marunong mag-jailbreak, hindi ako marunong mag yung kumbaga magtanggal ng password, hindi ako marunong mag-open ng merong password, hindi ako marunong ng ganon. So, marunong lang ako gamitin. Basically, yes, yun lang. Pero pagdating sa laptop, well, laptop is a computer. Is a personal computer. So, yeah, sa tingin ko, yung knowledge ko sa desktop, same lang naman pagdating sa laptop. Yun nga lang, sa desktop is, nabibuild mo siya yung laptop. Well, hindi mo nabibuild yung laptop kasi built-in halos lahat ng components niya. So, maraming salamat, Iris. Sabi ni Joe Cole, sabi niya, Sir Boss, pwede po ba kami mag-request na gawa po kayo ng video paano malaman ang CPU temperature ng computer? Sa BIOS po malalaman or sa software po? Well, pwede mo yung makita, ma-monitor yung CPU temperature mo sa dalawang paraan. Una-una BIOS, pangalawa sa software, katulad ng sinabi mo, no, parehas, BIOS or software. Sa BIOS, napakarami mong pwedeng gawin, no? Or sa UEFI, napakarami mong pwedeng gawin. Pwede mong ma-monitor dito yung CPU temperature, pwede ka mag-overclock dito, pwede mong ibahin yung voltage, pwede mong palitan yung boot manager mo dito, marami kang pwedeng gawin dyan. Pero ayun na nga, pwede mong i-monitor yung CPU temperature mo sa BIOS, and pwede naman through software, pwede pagka gumagamit ka ng AMD, download mo yung Ryzen Master, tapos nakalagay sa upper left, nakalagay doon yung CPU temperature mo. Tapos, pwede ka naman gumamit ng MSI Afterburner. Yung MSI Afterburner is, ito yung ginagamit na application para mag-overclock, no, usually ng mga GPU or ng mga graphics card. Pero, kahit hindi ka naman mag-overclock ng GPU or ng graphics card, is, pwede mo itong gamitin kung gusto mong mag-monitor lang ng mga temps mo. Okay? So, I hope nasagot yung katanungan mo, Joe Cole. Next one is si Steffi Love. Si Steffi nga pala is si Steph. So, si Steph is, siya nga pala is kasamahan ko siya sa isang group ng vloggers or ng pagva-vlog. So, Steph, sabi niya, keep safe. Keep safe kay dyan, Kuis. Maraming salamat, Steph. Kayo din, keep safe dyan. Sana walang positive or hindi ganun kahigpit yung kalagayan dyan. Katulad dito sa Metro Manila, napakahigpit dito. Anyway, moving on, sabi naman ni Gabriel Deuda. Sir, I'm architecture student po and naghahanap po ako ng laptop. Ano po masasuggest nyo na unit and brand ng laptop, sir? Okay po ba ang Huawei D15? Okay, so unang-una, I hate laptop. Hindi po ako fan ng laptop. Pero, hindi naman porket hindi ako fan ng laptop, wala na akong alam sa laptop, no? So, marami rin naman ako alam sa laptop. So, para sagutin yung katanungan mo, kung isa kang architecture student, ay ibig sabihin, gumagamit ka ng mga like 3D modeling software or 3D rendering software, katulad ng mga CAD, no, yung AutoCAD. Yan, siguro gumagamit ka niyan or Blender. I don't know kung gumagamit ka ng Blender kasi pang graphics design ata yung Blender. I don't know. Pero yung CAD, yung AutoCAD, for sure gumagamit ka niya kasi ginamit ko dati yung AutoCAD. Nakakapag-design ka dito ng bahay, ng kotse, ng basically kahit ano nga eh. Kung gumagamit ka niyan, ang masasuggest ko sa iyo is go ka sa laptop na merong SMT at least. SMT is simultaneous multi-threading or hyper-threading. Ang SMT or hyper-threading is kung ilan yung number ng cores mo, doble nito yung number ng threads, no? Tama ba? Kung ilan yung number ng cores, doble ng number ng threads. Kung ilan yung number ng... Basta, ganito. Kung meron kang 4 cores, meron kang 8 threads. Kung meron kang 6 cores, meron kang 12 threads. Yun po yung SMT. Also, go ka sa at least 16 gigabytes na RAM. And with graphics card for better na output, no? Ng display output. Okay? So, I hope kahit papaano nabigyan kita ng advice. Next one. And last one, nasabi ni Neil Ferrer, Sir, AMD Ryzen 5 3600, need po ba ng graphics card? Yes, need siya ng graphics card. Ang hindi need ng graphics card is yung may mga G. Kasi ang 3600 is hindi po siya APU or hindi siya accelerated processing unit. Okay, so ang mga processor na merong built-in graphics card is ito yung mga APU. Pagdating sa AMD is ito yung may mga G. Katulad ng gamit kong computer, no? Yung 2400G, meron tayong 2200G, meron tayong 3200G, meron tayong 3400G. Yung mga processor po na yan is ayan po yung may mga built-in na graphics card. Example lang po yan, marami pang iba dyan. Sa Intel, hindi ko masyadong alam kung ano yung may mga built-in nila. Pero I know yung 7400, meron siyang built-in na video card kasi yun yung gamit ko. Yun yung gamit kong processor bago ako mag-upgrade ng computer.
pero hindi ganun kalakas yung processor, ay yung ano noon, well, yes, hindi ganun kalakas yung processor and also yung built-in GPU or built-in video card ng processor na yun. So there you have it guys, maraming salamat sa panonood. Ayun na po yung huli nating katanungan. Maraming salamat, nabubulol na ako. Sana kahit papano nakatulong ako and nasagot ko ang inyong katanungan. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina and katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, make sure lang guys na ako na yung huling taong pinagtanungan nyo o huling taong pagtatanungan nyo, kasi hindi lahat ng bagay alam ko. Sinasagot ko yung mga katanungan nyo based sa aking experience and based sa napag-aralan ko. Pag hindi ko yan sinagot, ibig sabihin hindi ko pa na-experience or hindi ko pa yan napag-aaralan. Please, make sure lang na tanong na kayo sa mga kakilala nyo and nakapag-search na kayo sa Google. So, there you have it guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung video, hit the like button and also comment kayo sa comment section down below. Kung gusto nyo mapasama or gusto nyo ma-feature sa next month na episode netong series na to. So, mag-comment kayo no, kahit hindi question, kung gusto nyo magpasalamat, magbigay ng appreciation messages, or kung gusto nyo magtanong na kahit ano, anything and everything under the sun. Wag lang yung mga below the belt kasi... wag yun. Also guys, subscribe pwede sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming up very soon. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.